ang masasabing pinaka-importanteng markang iniwan ng Krystala kay Juday nang mas magkalapit sila ng isa sa mga leading man niya na real-life husband na si Ryan Agoncillo. Noong una, syempre kapaan. Kasi hindi ko rin naman, hindi rin naman ako masyado maraming kilala sa ng mga artista. So, noong una, syempre, wala munang masyadong chikahan. Tahimik lang. Talagang maasikaso siya. She makes us feel comfortable. Kami, like, lalo na ako, sobrang baguhan ako noon sa acting. So, maalaga siya bilang co-star. First time naming magkasama sa acting job. Ang original story ng Krystala, dapat siya ang magiging kontrabida sa ending. Pero ang since ang kinagat ng taong magka-love team kaming dalawa, nabago yung story, kaya siya naging asawa ko sa Krystala. Na naging asawa ko naman sa tunay na buhay. So, walang love team talaga. Kaya tatlo yung leading man dun eh. Kasi hindi talaga siya meant na maging love team kasi nga pang-kids yung tema ng storya. Ang on-screen tandem nila sa Krystala, nasundan pa. This time through a comedy sitcom directed by Jose Javier Reyes, ang George and Cecil. Ay, ba't nakanguso ka? Akala ko ba nakareserba yan para sa mga fans mo sa eskwelahan? Ano mo ikaw? Naglago ka na. Pinakasalan lang kita, tinitake for granted mo na ako. Okay na. Ano ba yun? Wala namang kasinse-sinseridad. Para ka lang gumudut-dut ng doorbell. Ano ba? Sinseridad. Mm. May feelings naman. Feelings. Mm. Matinding feelings. Okay? Saan natutunan magbalik ng ganun? Masaya. Kasi working with Direk Joey na napakabilis na director and at the same time, you're working with your husband. No, at that time, boyfriend, at that time. Sitcom pa. Para lang kami naglalaro. Literal, para talaga kami naglalaro. Darating kami sa set, magkukulitan kami, magta-take kami. Tapos uwi kami masaya. Kasi buong araw kayo magkasama eh. Alam mo yun, may mga moments na may issue kayo, pero masaya pa rin. Tawa sila ng tawa kasi yung mga nangyayari sa kanila ngayon, nangyayari na sa George and Cecil. Yung tama sila ng tawa, sabi nila, the things that they're experiencing now are the things that they were writing and doing in George and Cecil. Kapatid niya ako dito, and then nakakatuwa lang kasi kahit off-screen, naging magkapatid talaga yung turing namin tatlo. Nakakatuwa kasi nakita natin yung lighter side ni Ate Juday. Nakakatuwa kasi may sarili silang mundo, silang dalawa mismo. May episode na sobra kami nakaka-relate. Magtitingin na lang kami. Parang, kaya na ito ba kay Direk Joey to? May mga ganun ka moments, pero matatawa na lang kami kasi yung take namin dun sa nangyaring eksena, sa seryosong buhay, matindi yung dating sa amin. Pero nung ginagawa namin sa eksena, nakakatawa pala yung issue. Wala naman pala talaga dapat na issue yung ganun.